Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtanim ng lettuces through hydroponics. Pero disclaimer lang, beginner din lang ako at nag-start ako magtanim noong November 2021. Pero naka-harvest na ako twice. Kaya dinadoble ko o tinitriple yung ilan sa mga cups. Tapos tatabunan mo lang siya ng konti para magkaroon siya ng enough moisture para sumibol. Sisibol sila after 2 to 3 days. Sa case ko, sumibol to mga doon on the 3rd day. Ilalag ko na yon as day 1 after sowing. On the 6th to 7th day after sowing, doon nalalabas yung third leaf niya or tinatawag na true leaf. So yun, lalagyan na natin siya ng half-strength na solution. Kung ang recommendation ng nutrient solution nyo ay 2 ml per 1 liter of water, ang half-strength niya would be 1 ml per 1 liter of water. Mula sa pagtatanim hanggang day 6, tubig lang yung inilalagay ko. Tapos from day 6 or 7 up to day 12 or 15, nilalagyan ko na siya ng half strength. Itong mga to, nasa day 12 na. Nire-refill ko lang sila ng half strength solution. Pagka 15 days after sowing, ready na sila for transplant. Itatanim natin itong mga ito using Kratky method. Stagnant lang yung tubig hanggang sa harvest. Lalagyan lang natin ng tubig itong styro box hanggang sa may 1 inch space na matira. Bali nasa 28 liters ito na tubig. Ngayon, lalagyan na natin yung tubig ng nutrient solution. 2 ml per 1 liter. Maglalagay tayo ng 56 ml ng solution sa 28 liters ng tubig. Una kong nilagay yung solution A, hahaluin lang natin siyang mabuti. Sunod naman yung solution B. Same ratio, 28 liters of water, 56 ml ng nutrient solution. Tapos same din, imimix lang natin siya sa tubig. Sunod, susukatin ko yung ppm level ng tubig. Tapos imaminus ko siya dun sa base level ng ppm nung wala pa silang nutrient solution. Sa case ko, 140. So, dapat ang result ay less than 1,000. Susukatin ko naman yung pH level ng tubig.
Normal pH level ng tubig namin dito ay nasa 6.3 to 6.5. Pinapababa ko siya hanggang 6.0. Nakaka-apekto kasi yung acidity ng tubig sa pag-absorb ng nutrients ng halaman. Kung hindi masusundin, walang effect din yung nutrients na ilalagay mo sa tubig. Sa paggamit ng pH down, paunti-unti mo lang siyang ilalagay tapos hahaluin hanggang sa makuha mo yung desired na pH level. Kapag nakuha ko na yung gusto kong ppm at saka pH level, ililipat ko na ngayon yung mga halaman. Ang nakita ko lang na problema sa direct sowing ay mabilis magkaroon ng dumot yung ilalim nila sa bandang ugat. So, ang gagawin ko lang, dilinisin ko muna sila, tatanggalin yung konting dumot.